mga katropa, ayan, magluluto na naman tayo ng isang espesyal na ulam. Ayan, syempre, isasalang natin yung ating menu at syempre, isa-isay na natin yan na ilalagay. Ang pinaka-main ingredients natin mga katropa ay tofu. So, bibigyan natin ng pansin yan mamaya at syempre, habang nagpiprito tayo, ayan, wala nang pagbibigkas o pagbibigay kaalaman tungkol sa ating mga ingredients dahil nandyan na. Ang una nating proseso ay syempre, piprito muna natin, gagawin natin crunchy ang ating tofu. Ayan, para masarap-sarap, mamaya masarap. At ilalagyan natin yan ng maraming mga iba-ibang ingredients. Ang niluluto pala natin mga katropa, alam mo na, kundi syempre tofu, sisig, ayan na may kasama, syempre kaunting beef, ayan para naman meron siyang panlasa na iba. So, bibigyan natin ng pansin mo yan mga katropa habang nagpiprito tayo ng tofu dahil medyo matagal-tagal ang pagpiprito. Ayan, so, tofu is a food prepared by coagulating soy milk and then pressing the result curds into solid white blocks of varying softness, silken soft, firm, extra firm. Ayan, tofu is also known as bean curd in English. Ayan pala yung tawag ng sa English ng tofu. Ayan, kung hindi mo pa alam, aba, bahala ka na dyan. Ayan, so ano ba yung tofu? Ano, maganda ba yan sa kalusugan? Ayan, para alam mo na hindi ka lang, syempre, nakanganga dyan, hindi ka lang dyan nakikipagmarites. At syempre, para kapag niluto mo, alam mo na, pwedeng-pwede. So, bibigyan natin ng pansin yan mga katropa dahil magiging health conscious na tayo ngayon. Hindi lang tayo nagbibigay ng trivia o diba? English yun. So, nutritionally, tofu offers much to love. Ayan, according to the U.S. Department of Agriculture, ayan na, napunta na tayo sa U.S. Department of Agriculture. So, hindi lang ito haka-haka mga katropa. Hindi lang yan sabi-sabi ng katabi mo dyan na nagmamarites sa'yo. Ayan, half a cup of firm tofu offers 28.1 grams of protein, which 181 calories and 11 grams of fat. Ayan, most of that fat is of the healthy polyunsaturated kind. Ayan, the high level of protein makes tofu a good alternative to animal-derived meat. Ayan, so ito pala yung pwedeng substitute. Ayan, sa karne. Ayan, kasi meron kang makukuha na protein. Ayan. So, ayan mga katropa, maganda siya na i-serve para sa iyong pamilya, lalo-lalo na kailangan mong maging malakas. Ayan. So, tofu is made from dried soybeans that are soaked in water, crushed and boiled. The mixture is separated into solid pulp and soy milk salt. Coagulants such as calcium and magnesium, chlorides and sulfates are added to soy milk to separate the curds from the whey. Ayan, diba? Ayan, so kung hindi mo yun naiintindihan mga katropa, napakasimple lang. Sabi dito, i-research mo, mag-isa mo sa Google. Ayan, meron naman tayong kaibigan. Basta meron kang connection dyan, meron kang internet. Malalaman mo kung ano yung ibig niyang sabihin. Basta binasa ko lang siya. Bahala ka na. Ayan, so itutuloy lang natin mga katropa. Tinanggalan natin ang ating pinrito kanina. Naging crunchy na yon na tofu. Ayan, so ngayon naman, pinakuluan pala natin yung katropa yung ating karne ng baka para hindi malambot na siya at hindi matanggal yung ngipin mo kapag ninuya mo siya kasi baka matigas. Ayan, so ngayon ipiprito naman natin siya para mamaya crunchy rin siya at masarap kapag hinalo na natin ang ibang ingredients at gagawin na natin siyang sisig na tofu. Ayan, so tutuloy lang natin mga katropa. Ayan, napalunok tayo. Habang tayo ay nagpiprito dyan, medyo matagal-tagal kasi gagawin natin na parang kulay brown ang ating karne ng baka dyan. Ayan, para masarap-sarap syempre. Para look
crunchy at syempre look masarap. Ayan. So napapa-English Tagalog na tayo mga katropa dahil nga special ka yan yung ating mga term na ginagamit para hindi ka masyadong ma-bored dyan. Ayan. So itutuloy lang natin yan mga katropa. Baliktarin na natin yung ating piniprito. Ayan. Nakita mo medyo hindi siya golden brown kundi dark brown na ang kulay ng ating karne kasi naprito na siya at mukha rin naman siyang crunchy. So, tutuloy lang natin yan mga katropa habang ganyan yung style ng ginagawa natin na pagluluto pa. Napaka-basic, napaka-simple at syempre madaling sundan. Ayan. So, yan mga katropa, mahihiwain natin ng maliliit. Pwede siyang cubes or any style ng paghiwa na gusto mo yung kanyang sukat, ayan, pwede rin naman maliliit kapag marami kayo, pero mas maganda yung natural lang or normal lang na pag-slice ng ating tofu. Ayan, syempre, isiset aside na natin yung ating nahiwa. Tingnan mo. Ayan, katropo, madali lang gawin, napaka-basic at syempre, ingat-ingat ka lang dahil baka huwag masyadong magmamarites habang nagluluto, baka kasi imbis na yung tofu yung mahiwa mo, yung daliri mo yung mahiwa mo, mabawasan ka pa ng daliri, lalo-lalo na yung daliri mo na yan pag ginagamit mo siya tuwing gabi, pag nagkikipaglabing-labing ka, ayan, so mag-ingat ka, baka mabawasan ng kaligayahan ang iyong mararamdaman kapag nabawasan yung iyong daliri pag nahiwa mo. Ayan, so tutuloy lang natin mga katropa yung paghiwa ng ating karne naman ngayon. Yan na yung ating pinrito kanina dahil tapos na tayo sa tofu. Ayan, hinihiwain natin ulit yung ating karne naman ngayon. Ayan, so imimix din natin yan mamaya. Ayan, ganyan lang kasimple mga katropa yung paghiwa natin. Ayan. So, sisit aside din natin siya. Tapos, mamaya pagsasama-samahin na natin. Ayan. So, continue lang tayo mga katropa. Habang nagmamarites ka dyan, nakikipag may glove shoutout ka sa iyong mga kaibigan na marites. Ayan. So, itutuloy lang natin ang ating paghihiwa. Ayan. So, ayan mga katropa. Tuloy-tuloy lang hanggang sa matapos tayo. So, continue lang tayo mga katropa habang naghihiwa tayo. Ayan nga, simple lang naman yung gagawin natin. Mamaya, imimix-mix lang natin yung ating mga hinihiwa-hiwa na ating mga recipe. Ayan, so, continue tayo sa pagbibigay ng trivia para hindi ka ma-board habang nakikipag-marites ka dyan. Ayan, meron ka naman naririnig na kakaiba. Alam ko naman na itong mga to ay bago sa iyong pandinig dahil hindi naman ito ang pinag-uusapan nyo tuwing nagmamarites ka sa kapitbahay mo. Siyempre, alam na alam mo yan. Ito naman ay kakaiba dahil trivia. So, itutuloy lang natin. Tofu which originated in China. Ayan, nanggaling pala ang tofu sa China. Ayan, is made of condensed soy milk that press into solid white blocks in a process similar to cheese making. Ayan, pareho lang pala yung paggawa ng cheese sa paggawa ng tofu. Nigiri, a mineral-rich coagulant that left over after salt is extracted from seawater, is used to help tofu solidify and keep its form. Ayan, so most of the world soybeans are grown in the United States and a large proportion is genetically modified. Ayan, so crops have genes added to them to improve their growth, face resistant nutrients content and ease of farming. Ayan, so although more studies are needed on the long-term health effects, some people are concerned about their effects on the environment and human health, particularly for those who are predisposed to allergies. In the meantime, if you're worried about, try purchasing only tofu that's labeled organic and GMO-free. Ayan, meron palang hindi magandang epekto nito kapag sobra. Alam mo kung ano yun. Siyempre, una, yung marami kang magagastos dahil makakabili ka ng marami. Ayan, pangalawa, siyempre, tataba ka. Ayan. So,
Tofu is made from condensed soy milk in a process similar to cheese making. It's often made from GMO soybeans. So if you're worried about GMOs, organic tofu is your best option. Yan pala. Ayan, so tofu is high in protein and contains of the essential amino acids your body needs. Ayan, 100% pala na complete na ang tofu na kailangan ng iyong katawan. Ay, napalunok tayo. It also provides fats, carbs, and wide variety of vitamins and mineral. Ayan mga katropa, piprito natin or gigisa lang natin siya ng konti sa ating, syempre, margarine. Ayan, kung wala kayong margarine, pwede namang oil. Pero mas maganda mga katropa, margarine para healthy. Dahil healthy ang tofu. Ayan mga katropa, yan na yung na-mix natin na ating para sa sisig. Nandyan na yung simpre sibuyas. Nandyan na rin ang ating ibang mga ingredients tulad ng ating tofu. At syempre yung karne ng baka. At syempre meron din tayong mayonnaise dyan na nilagay. Yung mayonnaise dyan mga katropa, ayan, kung wala kayong mayonnaise sa bahay, ayan, pwede kang pumunta dyan sa kapitbahay mo, lalong-lalo na sa tindahan, ayan, pwede ka munang umutang at syempre bayadan mo kapag sweldo mo na. Ayan, simpleng-simpleng diskarte lang yan mga katropa, alam ko na, alam na, alam mo yan, lalong-lalo na kinakaibigan mo yung kapitbahay nyo para kapag meron kang kailangan, lalong-lalo na mga gulay, ayan, meron kang mahihingi. Ayan, so you are a friendly neighbors. Ayan, neighborhood kayo. Ayan, so napaka-friendly mo dahil siyempre kapag meron ka kailangan, andyan lang yung kapitbahay mo na may tanim na mga gulay, siyempre bibigyan ka rin niya dahil friendship kayo. Ayan, so friendship marites kayo. Yan lang mga katropa. Ayan na, nailagay na natin halos lahat ng ating ingredients. Una yung ating syempre tofu. Pangalawa yung ating karne na pinakuluan at pinrito. At syempre pangatlo yung ating mga ibang pampalasa. Yung pampanghang tulad ng sili. At syempre yung mayonnaise. At syempre meron tayong nilagay dyan na gulay. Ayan na, tinantad natin para pampakulay. At syempre pampasarap ng lasa. At syempre meron din tayong maraming sibuyas dyan. Ayan, so ayan ang mga katropa, nilagay lang natin dyan sa kawali, ginisa natin ng konti or pinainit sa butter o di kaya sa margarine. Ayan, tapos ready to serve na. So plating na tayo mga katropa. Ayan, napalunong ako dahil nagugutom na tayo. At syempre, ayan, sasandok na tayo dahil luto na. At syempre, tuwang-tuwa tayo dahil meron tayong lalagyan. At syempre, yung kapitbahay naman natin ay baka nabwisit na dahil puro na lang tayo hingi. At puro na lang tayo hingi ng video nila kapag malapit na silang magluto. Ayan, nakatambay na tayo sa bahay nila. Pero syempre, magpapasalamat tayo dahil hindi naman nila pinapahalata na naiinis na sila. So, ayan na yung outcome, output natin mga katropa, napakasarap at ready to eat na. Kaya kung bago ka lang sa aking channel, syempre, don't forget to like, share, and subscribe at pabonus mo na rin ang notification bell para lagi kang updated. At syempre, maraming salamat sa iyong pag-antabay lagi kahit na boring, kahit na walang kwenta ang ating trivia, at least meron ka naman natutunan. Pwede mong ihain yan o lutuin para sa iyong pamilya. Ayan. So maraming salamat. See you on my next vlog. Ayan. See you on my next trivia cooking. Ayan. Maraming salamat mga katropa. Bye-bye mama. Chup-chup. Ciao-ciao. Good vibes lang everybody.